Krishna is too high for a fool. He opened not his mouth in the gate. He had devised to do evil shall be called a mischievous person. Ay, isa pa, there you go. And the thought of foolishness is sin, and the scorner is an abomination to men. Wait, ano nga, salamat sa inyong salita ng mga muli. Ang inyong naaal at patuloy sa ligisan ng kalakasin ng inyong matalino, wisdom at mga pinagpag buhay. Even sa mga bata pa ano, na inakibulit ang word of knowledge of your word of praise sa mga kumbayan pa kayo, na ulang tabaho pa kayo, na pray na mga single to the Lord, na mga tulong ni kami, yung kahit bahaya, yung mga natin mga hindi to Lord, sinya Jeneline, sinya Amundo, family, and sinya ICP Lord, sinya Christian Lord, we pray na sila po yung mga sa ahon, especially magtiwala na sila sa ICP Lord. At again, mga times na ganito, wala kong katakbuhan, but nawa di ko maging mula ng pag-asa, dahil hindi pa wala bahala ito, Lord, na ito yung actually madalas, eh, hindi, ang pestilences ay yung binibigay sa amin, parusap. At then, wala kasi mga kaibigan pa kayo, nakapektuhan, kayo yung mismo, hindi na kumadangan, mga people, salamat po rin sa ano po ay okay na po ang okay na mga kaibig po Lord, Brother James na Nurse Lord, okay sa kami po Lord na meron mo siya dito maawa tapos Lord, tulong siya this time patakas mo po sila doon, hindi sila siya nang mapagod makaisip po ang pag-handle sa hospital mo shifting nila ng ayos ko pati makasagan sila sa tabaw focus on the Holy Spirit. Amen. Okay. Ano mo tama ako? Wala. Lord's Supper. Gawin natin doon sa Dapal Baguio. Oh my. Okay. Ha? Ten. Ten yun. Oo nga, 8, 9, 10. Kasi lang sila brother, sila sister. Nabalituan tayo. Ati John, wala. Oo nga. May na lang. Subukan daw nila next week na focus ulit. Oo. Na din. Pero kailan lang ano? Ha? World Supper. Hindi, tignan pa natin. Tignan pa. Okay, maganda itong ating ano. Natapos natin ito sa 1, di ba? Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. So, huwag yung nasamahan. Ay, yaman nila eh. Ay, masama na lang ginagawa. Yes. Gusto mo ba yun? Eh, kasi nga, kaya nga siya lumayaman kasi sa masamang ginagawa nila eh. Huwag kang maingit. Maiging ganun ka rin, malala ka pa. Sa Facebook ngayon eh, nauusong laro. Ay, yung commercial mo dalas yung mafia. Mafia Wars mo. The worst. Half-year? Yeah. Takal lang yun. Loko-loko din eh, no? Totoo ako maging loko-loko eh. Sabagay, talaga eh. Ang pinupush kasi nila ngayon, yung ganyan. So, mga rin kapaskusan dyan. Pero ito, talagang yung masama. Totoo ang kapag. Ang gano'n. Ang loko. Na-professional, ha? Commercial pa lang eh. Hindi, ha? Bagay, minsan yung mga gera, ganun din eh. Diba, mga gera? Yeah. Pag nakakita sila na dyan ang ano, nakakita ng sundalo ko, takot agad eh. Napapanood talaga ng ano. Naisa, huwag kayo maingit sa mga evil. Pag nakita mo evil, hindi nyo nakakaibitan yun. Kahit alam pa meron sila, parang natakay natin kanina rin yun, diba? Punta tayo. Bakit? For their hearts study at destruction and their lips talk of mischief. Alam mo agad eh. Ano pinag-aaralan mo? By the way, ang magaling sa Diyos din is, ano yung iniisip ko ito eh. Bakit? Ba't ang Diyos hindi na lang niya gawin na napakadali yun? Kasi iniisip ko nga yung mga kausap ko.
hindi pa talaga nang maintindihan yun, o talaga sobrang naloko lang sila, mahina talaga utak nila. Sinisip kong ganun eh. Kasi mag-iba naman nakausap ko, eh sobrang dali naman. Huh? So naisip ko doon, parang Diyos magaling eh. Kung evil ka nga, hayaan ka niya doon eh. Kasi kalapat-dapat ka din doon eh. Diluhin mo pakaloko-loko ka eh. May pag-asa, pero yun nga, papunta ka na papunta doon hanggang malaglag ka na. Nag-reprobate ka na. Kaya nakakatakot siyang kalabanin kahit sa atin. Naalala ko lang, naalala sinasabi ko lagi sa inyo, yung mga batang ko. Okay, yung pagpalagay na dito na kayo, okay na kayo. Kasi may mga bagay na, kasi Judas nga, ilang taong kasama niyo. Judas pa sa'yo. Sino mo Judas dito? Judas ka ba, Stephen? Dito ka. So, tingnan nyo, baka may mga pitfalls kasi yan. Kaya sasabi dito, itong mga ito, inaaral nila mismo yun. Paano mga kasira, itong nga, yung COVID na naman. Ang dami nagsasabi, masyado naman yung iba, masyado conspiracy, case to build case na gumawa. Pero kasi meron din talagang pagkukuhaan. Kasi alam naman si Bill Gates, di ba? Hindi naman siya, bukod sa audio yan. Wala naman makikita sa kanyang interesado siya na... Kasi nagpakarami-rami ng pera yan eh. Hindi naman yung... Hindi naman yung pagkakamal na tao matino eh. Ano ba? Kung medyo nag-iisip ka. Medyo siyempre... Hindi naman mag-isip na masama sa tao. Ang ginawa kasi silang, alam niyo ba si Bill Gates, di ba mayaman na siya, wala naman gawa sa buhay, di ba? Ginawa niya, isa pa yung foundation siya. Now, anong isipin mo kung marami kang pera, saan mo ilalaan yung buhay mo tsaka yung pera mo at yung utak mo? So, inaaral niya daw kung paano inaaral niya daw kung paano tutulungan. Siyempre, gano'n, makakatulong ako. Ano kayong tutulong gagawin niya? Isalib na pagkain, edukasyon. Pinaglaanan niya research sa ano, vaccine. So, inaway parang ang ganda, di ba? Parang wala nang may sakit. Kung pagkain na lang kaya magkakasakit kayo. Kung healthy po na. Bakit vaccine? So, magdududa ka rin talaga kasi ang vaccine, inuturok sa'yo yan. Kung itong influenza na to, isipan nilang patayin kaya natin kalahati ng population. Yeah. Diba? Ang daling gawin nyo sa vaccine. Kasi lasunin ka lang yan, hindi mo na malaya ng ilang patay yung iba. At actually, balita ko sa mga kaibigan natin sa States, ang dami rin pala pag-research mo, ang daming na nagkakasakit dahil sa vaccine. At tinuturo nila yung dahilan daw sa ano yun, diba dami ngayon? Hindi siya ng mga bata. Autism. Kasi binilang nila yun nung wala pa masyadong vaccine, konti ang autistic. Nung dumadami na yun, tumadami ang autistic. Hindi kaya may kinalaman. So, in a way, isipin mo nga naman, ang sabi sa Bible, kung wala ka sakit, hindi mo kailangan gawin. Pagkain ka, mag-exercise ka, malusog ka eh. At alam natin ang lahat ng... kung may sakit, tinatanong ko lagi eh. Ba't yan nagkaganyan? Ayaw ko maghusga, pero gusto ko lang ng knowledge. Ano bang hiling ko? Yung iba dyan mag-honest, iba hindi. So, nasabi ng Bible ngayon, yung mga nag-aaral pala, para sa destruction. So, ang tanong, saan tayo maniniwala? So, katulad din sa mga bakla na yun, di ba dati, parang ayaw mo isipin, wala po siya, may pag-aaral naman siguro sila. Pag-iitin naman yung Bible, may sinasabi sa atin na mayroon talagang darang pag-asa at isa sa mga sign, isa sa mga parusa dyan, yung yun, kabaklaan. To the point that God will give them over. For a reprobate mind, to do those things which are not convenient. They give them over to a reprobate, sabi ko, to find affection. So ngayon, okay, nasabi ng Bible. Saan ang magitiwala? Sa mga baklang ano, katotohanan kung sinong tao o sa Bible. Kaya, yun, hindi tayo sa
nagbibintang. Again, kasi nga, habang nakikita mo yung salita na Diyos, basta totoo pala, eh kami na nga magkakawala. Eh, itong mga to, yan eh, sabi niya, totoo naman yan eh. Kasi sa US daw, nauuso daw yung, ano, na-spray sa, ano, na-spray na, ano, verbal. Yung chemtrails. Yung mga aeroplano, in-spray ng yung sky ng ano, kung ano nung chemical. Una daw naniniwala doon. Kasi nga, ano yun eh. Condensation yun ng ano eh. Kaso, paano hindi naman naniniwala? Yung condensation, after ilang minutes, wala na dapat yun eh. Yung sa kanila, nag-stay ng napakatagal. Sa sky. Sa Pilipinas, halos wala pa nga yung tanggol. Yung sa lamayon. Kung narinig ko yung dokumentary, parang totoo nga. Imagine mo yun. So, anong ginagawa nito? I believe, pera na naman yun. Lagi naman ganun eh. Kasi may... Again, di pa ako 100% sure dito, pero medyo nakakiling ako sa... Kasi, eh, sabi siya atin eh. Yes, Proverbs 1 lang eh. Mayroon mga taong hindi makatulog. So, hindi sila nakagawa ng masama. Ito sabi sa Bible. So, ito naman sabi dito, sila ay nag-aaral ng kasiraan. And their names talk to mischief. No? Mga sinungaling, basically. Iniisip nila, anong, paano kaya makapalo ako? So, malagi niyo, wala taong ganyan. Marami ka na namin, di ba? Ang dami niyan. Kahit nga mga preacher eh, dito yung dami niyan eh. Dami loko-loko eh. So, hindi ibig sabihin yung lahat ha. Iba sa atin, baka magkakamaroon ng top na... Obviously, kung ligtas ka, ang mga mabibili sa Diyos, may kabutihan pa rin sa mundo. Okay? Yan ay pinapintulutan ng Diyos, obviously. Siyang gumagawa na niya. Nasa yun yung usang kasasay. Sa dark side o sa ano. Hindi Jedi, ha? Sa Diyos. Diba? Kasi mapansin mo rin yung ina, bakit kaya ang lakas ng mga ganyan? Hindi ka mamimili. Sa kasirang tao, hindi. Okay. Ayan, kaya huwag ka maingit kasi nga, loko-loko yan. Okay. Masama yan. To wisdom, ito po yung aking nasa kwarto ko. Okay. Sabi dyan, to wisdom is an house builded and by understanding it is established. And by knowledge shall the chambers be filled with all treasures and pleasant riches. Ganda, di ba? Gusto mo maging mayaman? Manloloko ng tao, hindi gano'n. Kasi may nasabi dito, kung maayos kang tao, may wisdom ka, may understanding ka, may paraan ka, diba? Automatic na yun kasi magtitiwala yung tao sa'yo, eh. Bigyan ka ng laki sweldo kung ano, kahit empleyado ka, kung hindi naman. Diba? Hindi mo problema yung ano eh. Kaya nasabi dito, again, pwede mo palang piliin na ngayon sinasabi sa Bible na siya ay mayaman, pinipili niyang maging mahirap. Yun ang maganda naman. Tulad ni Bar, buti salamat, no? Kasi Bar, wala itong ano eh. Bagay kasi, wala yung beses mo po. Ayan. So, ang ganda yung gano'n na kung meron ka man, huwag ka maingin sa meron. Hindi mo alam kung ano yung nakuha yun. So, maganda pa rin nakuha, di salamat. Kung maingit, eh kung sama-sama nila, huwag ka rin maingit. Maingit ka sama-sama, di ka kayaan mo sila. Okay? Kaya minsan naiintindihan ko rin yung mga mahirap minsan, parang gano'n, parang nag-iisip siguro. Kasi minsan yun ang nakuha rin nila, mali ka eh. Kung makikinig lang din sila sa instruction ng Bible, na napakahirap maligtas na mayaman, ano gusto mo, maging mayaman o mahirap? Mayroon ka lang. Mayroon ka. Pero pinakamagaling, nasa gitna eh. Middle class. Okay. So pagkatapos ng riches, ito naman, a wise man is strong. Yea, a man of knowledge increases strength. So mayroon dalawang interpretation dito. Okay, either pag matalino ka, mapapalakas ka talaga physically. Which is tama rin. Kasi nga alam mo, katulad niya, COVID. Nagulat ka ba kung nabalitaan mo ng apektuhan niya, mahina yung katawan? Nakagulat ka yun.
Hindi, kasi ganun talaga eh. Yung minsan yung kalakasan natin, picture yan ang kalakasan ng spiritual din. Hindi lagi ah. Picture. Sabi ko, hindi sinabing malakas ang katawan mo, hindi ganun ah. Sinasabi ko, pinipicture niya yan. Mga lagi natin ginagamit na illustration yan. Diba? Bago tayo mag-explain ng spiritual truth, kalakasan, bago maintindihan mga bata, especially, papa-illustrate natin sa lakas ng katawan. Ganun din yung pananampalataya. Minsan, kung pala natin sa muscle, pag in-exercise mo yung pananampalataya mo, kahit minsan yung utak mo, ganun din, lumalakas, di ba? Dati, hindi mo kaya yan. Dati, nung first time, nahirapan ka. Eh, tinuloy-tuloy mo lang. Ba't parang gaanan yung utak mo yun? Kasi malakas ka na. So, ganun ang pananampalataya, ganun din ang isip. So, yun yung unang interpretation na yung mga matalino ka pala kasi mo rin yung katawan mo. Para magamit ka ng Diyos ng matagal at effective. Hindi yung nag-preach ka kaya dito, tapos ikaw parang ano, parang makamatay ka ng sakit mo, di ba? Kasi pinabayaan mo yung ano mo, katawan mo. Hindi maganda. A man of knowledge increases strength. So, yun. So, pwede, pero pwede yung spiritual to. Pag sinabing wise ka, kahit hindi ka talaga strong, hindi ka ganun ka strong, eh wise ka, eh mas matindi ka pa sa strong. Diba? Hindi niyo mga bata? Sino mas malakas, ang bear o tao? Bear! Bear! Bear. Yung bear, diba? Pero kaya ba tayong patayin ng bear o kaya natin ubusin ng bear? Kahit malakas sila, kaya natin sila ubusin kung gusto natin. Diba? Kasi ang tao ay mas wise. Diba? So, yun nga, pinaka eh. Kahit sino pa yan, ang mabilis ang cheetah tumakbo, eh kung ba rin eh. Alam, bilis, mas magaling pa rin yung tao, diba? Kaya, yun ang pangalawang interpretation dito, kung wise ka, eh, equivalent na rin yung strong. So, again, sa physical na naman, kung alam mo yung martial arts, diba? Yung martial arts, yun ay arts nga ng paglalaban, diba? So, pag marunong ka nun, kahit malakas yung kausap, kausap mo. Kalaban mo. Alala ko yung... Ano ba yun? Yun niya, yung aking taekwondo namin. Yung minatch ba naman sa akin, matanda na. Kasi medyo maliit. Pero mukhang malakas. Talagang nabi ko, yung gusto ko nang umuwi. Sabi nyo ko na, sige, laban! Eh, mabuti. Hindi naman magaling. Pero mo malakas talaga, kaya iwas eh. Blanco, pero... Lamang kapag malakas ka, no? Hindi, yun nga, martial arts. Kapag sa martial arts, lamang kapag marunong ka. Ang lakas mo nga, ginamit naman yung bigat mo sa'yo, di ba? Ang bagal mo naman. So, yun yung pang-ilan na yun, pangatlong application na yun. Okay, so, mukha na ba lahat? Dami, no? Dapat maging matalino, higit sa lahat. Matalino ka, huwag mo nga kalimutan yung physical. Pero, ang wisdom kasi halos walang ano, walang katapusan eh. Yung pwede mong marating. Diyan, nakapaisip ako, napakayaman yung ibang tao kahit anong mangyayari din sila mo. Ang problema mo sa kanila, karamihan sa kanila din ay spiritually bankrupt. Ano ang problema doon? Yung iba no, yung iba Kristiyano, yun na nakaingit. Diba? Mayaman na, tapos... Oo, nabilingkod ko, okay din. So, pero hindi ka na dapat maingit, bakit? Kasi meron ka rin pagkakataon. Hindi ka man mayaman, meron paglilingkod na na pwede mong gawin. At actually, madalas nga sa hindi, pwede mo kasi nang malagpasan sa reward sa laki. Kaya yun, maganda. So, bandang huli ang Diyos ang mag-reward kung naging tapat sila ng ganyan, eh kung magtapat ka pa ng ganyan. Okay na okay, diba? Mga bata, lalo kayo. Bira. Yung Bible sa inyo, parang ano yun eh. Pagkain nyo na, bata pa kayo, kami. Ayaw ko, kasi ba, buti. Ako po, wala yun eh. Kaya naman nga ako yan nung na-share sa akin to. College na ako nun eh. Sabi ko, where have you been all my life? Eh, ganyan pala, bakit deeply sa amin yung mga katolik ko. Puro sila position doon. Walang Bible. Puro ano-ano lang. Ano na, logi. Logi. Pero,
Kaya kaya mo kapag pag-advise kayo, mga bata, okay? Amen. Lamang kayo sa amin. Hindi nyo waste o tigalo, hindi nyo gag. Sasayayan. Hindi nyo sasayangin. Pero marami na rin nagsayang. Okay, kaya huwag kayong tumuntan. Right. Yung wise man is strong, man of knowledge increase its strength. Ito naman, ito, sigat din to. May basa niyo mga po, ready to. For by wise counsel, thou shalt make thy war, and in multitude of counselors, there is safety. So yan, war na naman, di ba? So, may mga maganda kasi YouTube channel na libre, talagang war yung ano nila. Napanood ko minsan yung World War II, World War I, even yung mga biblical times. Ganda rin kasi maintindihan mo eh, yung fall of Jerusalem, ganda rin, dami. Talagang nakipaglaban sila kaso wala. Hindi nila kasama yung Diyos. Ubus sila eh. Kaya sabi dyan, for by wise counsel thou shalt make war. So, binabanggit din dun eh, yung mga dahilan, bakit sila makipagdigma. Ngayon, makipagdigma ba tayo o mag-trade na lang tayo? Ba't tayo makikipag... Kung talo tayo, talo-talo tayo. Kung manalo tayo, talo ka rin tayo eh. Wala, walang panalo sa gera. Katangahan yan eh. Kaya sa Bible, negative ang gera. Okay? Pero, pag may time na kailangan pagandaan. Kasi hindi ka nang papayag na sa coping ka na lang. Tapos, hindi ganun. So, meron ka rin konting kailangan paghanda dyan. Pero sinasabi dito, huwag ka basta mga pag-gera. Sabi dyan, for by wise counsel, thou shalt make thy war. Naintindihan niyo ba yun? Binabasa niyo yung nasa nga sa Bible. Stephen. Jeremiah, tapos ko na ng ano, di ba? First Kings, Second Kings, Samuel, Chronicles. Ilang beses doon na ano, sinabi nila, we seek the Lord kung makikipag-gera kami. Diba? Paulit-ulit yun, di ba? And we sought the Lord. And the Lord said, go up. And go to war with this. So, David. David, paulit-ulit. Yun ang maganda. Hindi yung, oh, gusto nyo mag-gera? Yun namin. Oh, sige, suko na tayo lahat. O kaya lang, baliktad. Okay, marami ko gano'n. Gera, gera! Kasi nakita mo, ang dami ng baril. Alam mo, panalo ka. Wala lang, hindi tayo mag-isip. Gerahin na natin yan. Bombahin natin yan. So, hindi rin kasi talo ka rin. Bandang uli. Yung pwede ubusin yung, meron kang limang kalaban. Okay, kaya mong talunin yung dalawa. Eh kung pinahina ka nung dahil sa gera doon sa dalawa, humina ka, paano kahit tatlo, naisipang lukulok to. Girahin natin. So kaya dapat matalino ka. Hindi mo kailangan lagi makapag-gera. Actually, hanggat maaaring ha, iwasan mo yan. So ganun din ngayon sa atin. Ako, iniisip ko minsan, titirahin ko ba ito? Mga ganyan, itong doktrina na ito, titirahin ko ba ito? Maraming mga galit. Itong Bible na ito, titirahin ko ba ito? Itong denomination na ito. Pero pagdating dyan, hindi nga nag-iisip dyan. Obvious na yun eh. Lahat dyan dapat. Kasi para yung mga tao, mawawarningan. At kahit yung mga tao andong, Katolik yan, Iglesia ni Manalo, kung ano man yan, Mormon, kung ano man yan. Kailangan mo silang warningan eh. Kung makinig sila, di okay. Kung hindi, nagawa mo yung tabaho mo. Yung sa preacher yun. So, iniisip yun. Lagi yun. Okay? Pero ang iniisip na lang siguro dito, yung paano. Paano banat mo? Masyadong mabigat? O medyo, ano, depende nga kasi kung alam mo yung tausap mo. Kaya sabi dito, in a multitude of counselors, there is safety. So, pag may kipag-gera ka, iisipin mo, oh, baka nang bumagsak ang economy natin. Sabi ng counselor mo, economic advisor mo, kaya natin. Sige. O, tayo, kaya ba natin? Ano ba, ano pa mong advice niya? Yung DOH. Mukha ba, ano tayo? Kapag marami ka ng counselor, may safety. Tama yung kahit sinong matalinong tao, hindi niya kinaya kung wala siyang counselor na nag-advise sa kanya. May, hindi, inaaral ko yung mga yan. Lahat may, ano eh, may kaya daw natalo si Hitler sa ibang ano niya kasi may mga in-advise siya na sinunod niya, mali pala. Okay? Kala nila, panalo-panalo siya. Eh, hindi. Na, alam niyo bang, parang dalawang base nangyari sa Russia. Alam niyo sa Russia kasi kaya ang hirap nila sa open yung ano nila, geography nila eh. Malamig eh. Ang
nagmahal siya ka doon, hindi ka tagal eh. Dalawang base nangyari, 1-4-1 siya ka 2. Eh sabi nung ano, sige, kaya natin yan. Ubus yung ano nila, army nila. Malapit na sila doon sa ano, Moscow eh. Kaso hindi kinaya. Okay, eh kung may nag-advise sa kanila, eh ba't pati gigilayan, ang laki na ng ano natin eh. Dapat dito sila nagpalaki, ang laki na ng territory nila eh. So may maling advice, talo sila. So ganun din tayo. Okay? Ano nangyari sa mic ko? Parang huwina. Huwina? Yes. Hello. Battery? Yan, hello. Okay, so yung presidente natin, maraming advisor. Ganun, kasi nga hindi niya alam lahat. So, ganun din tayo. Maganda mga tayo kaibigan. Ngayon, hindi, pag nag-church ka, mabawasan ka ng kaibigan. Totoo yun. Kasi madadagdagan ka ng iba. Mga tamang kaibigan. Kahit konti yan, quality yan. Okay? So, hindi ka talo. Okay? So, next, pagbasa ko, ready, go. Wisdom is too high for a fool. He opened not his mouth in the gate. Wisdom is too high for a fool. He opened not his mouth in the gate. Anong sabihin mo? Anong gate yan? Anong too high? Anong sinisimbolo ng ang taas? Hindi maabot o hindi kayang abutin, di ba? Kasi nga, full siya. So ito, then, ano lang tayo dito kasi baka magkakaw tayo ng maling unawa dito. Yung full pa dito is a permanenteng ano? Kasi iba, ganyan sa amin, permanenteng ano ba yan? Condition ng tao, full? Hindi. Sabi, foolishness is bound in the heart of a child. Eh. Pwede, temporary lang ang sabi doon, but the rod of correction shall drive it far from him. Yung mga bata ako ngayon, parang kulong o hapon itong mga ito, kung may bigyan ng freedom eh. Ba't di pala nag-aaral ito hapon? Ah, Sabado pala. Oo, swimming sila. Pero Friday pala, nag-swimming na eh. Hapon lang. Hapon lang. Parang nakalaya sa ano eh. Ang ingay. Siyempre, sisitahin mo, di ba? Ma-freedom. So, yan. So, una, fool. Yung mga bata, ganun, foolish. Pero habang pinagsasabihan at nakikinig, pag nakikinig kayo, oh, ano, ba't kailangan pa natin mag-ganun talaga? Hindi naman eh. Enjoy mo lang yung tunnel. Sarap eh. Sarap magbabad. And then, he opened up his mouth in the gate. Sige ka? Tagalog, literally, he opened it na, hindi niya binubuksan ang kanyang bibig sa gate. Public. Ano yung gate dyan? Positive or negative? Siyempre, open it mouth yung full eh. Open it not. Ano yung gate? Positive. Positive yun, di ba? Pero pag hindi mo sa gate inopen, saan mo inopen? Pwede sa window, pwede, binuksan mo lahat, di ba? Kasi yung gate, di ba, yung gate ang feature niya, di ba, doon ka lang. Diyan ka mapasok, diyan ka lalabas, kaya nga may, ano eh, may walls, yung sa gate ka lang mapasok. Eh kung buksan mo lahat, eh para sinasabi niya, yung mga full is, madal-dal, di ba? Yung sabihin, sa lahat sinasabi, kahit kaninong tao, sa Facebook, alam niyo ba, iniwan ako ng boyfriend ko, mga ganyan. Eh syempre, sasakyan na ng mga ano yun. Alam nyo ba na iniwan ako, sinaway ako ng asawa ko? Ah, sige, bayaan mo siya. At least mo, sorry, mga kausap mo, ano mangyayari sa'yo? Hindi na pag gano'n ka, protect. Tinotakti ka ng mga loko-loko din. Kasi yung dapat ganyan yan eh, pansin nyo yan. Mga bata ko siya, nahatid siya, huwag mo na sabihin yun. Oh, ito, ganyan, okay, maingay. Yung mga ganyan, especially habang lumalaki kayo. Tayo, di tayo mga chismoso dito, alam nyo. Diba, hindi lahat, ino-open natin sa lahat. Leaching natin, dinapublish natin sa lahat. Pero hindi,
alam ko yung sinasabihin ko, alam ko yung hindi ko sasabihin. Alam ko yun. Kayo, ganun din kayo dapat. Hindi lahat, ipag-broadcast nyo. Okay? Hindi nga, wisdom is too high for a fool. Hindi niya maintindihan. Hindi niya kasi nga, una, yung bibig niya, di ba? So parang James yan. Yung mga sasabihin mo, dapat, ano mo yan? Sasabihin ko ba ito? Hindi. Ano mangyayari pag sinabi ko ito? Pag dito kung tao sinabi, ano mangyayari? Pag dito, ano mangyayari? Ngayon sa internet, simple eh. Eh, nabalala mo dyan sino yung may wisdom? Wala eh. Diba? Talagang mag-open ang kung ano-ano dyan. Mayroon pang unwari Christian. Tatanong lang po. Pero yung tanong niya, may assumption. Tapos, eh, yung iba nga, sensitive issue, wala akong pastor. Bakit mo dyan, diba? Eh, wala nga po eh. Yun ang unang wanapin. Isa dyan, kahanap ka ng pastor dahil lolo sa internet. Diba? Diba? Wala ka bang magulang? Para tatanong, yung mga talaga sensitive na, ano? Wala ka. Ha? Okay, so huwag tayo maging fool. Ang ating bibig ay ating paningatan. Okay, may pasok po. Ready, go. He that devises to do evil shall be called a mischievous person. So ito, actually, dinidefine lang niya kami mischievous. Parang kanina, na ginagawa, pinag-aaralan ng kasiraan, mischievous. Diba? Nakita? Talk mischief. Okay? So ganun din. Pag ikaw ay nag-iimbento ng ano, talagang, ano kaya na ito mga ko? Ano ko sila mga pagkaperaan? Hindi nila alam, mananakawa ko sila. Ah, networking yan. Sabihin mo sa kanila, kikita ka ng malaki. Okay? Pero mag-ano kayo ng konting, ano lang, kikita ka ng malaki. Wow. Ang mga tao, sakim yan. Ayan. Ay, hindi ka paniwala, hindi ka paniwala itong business nito. Maniwala? Ang naniwala nga. Ay, hindi, marami ng ganyan, hindi na sila maniwala. Ang dami pa rin. Ibang klase na yun, mga online na, mga Bitcoin, mga Bira. Yes. Kinagkaiba nun. Yung marami yun, munting utak naman. Pero yun nga kasi, ang tawag doon, mischievous person. Mabigat yan. Mga ano yan, sindikato. So, yun lang, kung gusto nyo makita yung definition ng mischievous, siyang ano, dito. Yun lang yun. Ito, maganda to, interesting to. Ready, go. The thought of foolishness is sin, and the scorner is an abomination to men. Okay, ito yung abomination ulit. Suklam. So, alam natin yung mga dinified dyan, ng abomination sa law, di ba? 5 books. Marami doon. Pero, itong verse na to, mapansin nyo, ano yung isang kasalanan na sinasabi ng iba na pasok na lang? Hindi masyadong mabigat. May, nag-joke pa. Masama ba yung mag-joke? Hindi. Yeah. Joke lang naman eh. Mm-hmm. So, iba-iba kasi ang klase ng joke. Tulad ko, bisa nagka-joke ako, hindi mo lang magaling dyan. Natatawa lang kasi, natatawa lang kayo kasi hindi nyo ako papahiyatan. Pero, may mga joke na, ano eh, alam mo yun, talagang naluloko na. Especially, ganina, di ba? Yung mga seryosong bagay, huwag mong gagawin joke. Okay? So, nakakabwisit yun. Gagawin joke yung mga seryosong bagay. Kasi nasabi dyan, iniisip mo pa lang, masama na. Kasalanan na. Ayan, mga bata, oh. The thought of foolishness is sin. Ay, gusto kong maging ano, loko-loko. Kasalanan yun. Okay, lahat ng matinong tao, kahit na business, diba, may business ngayon na puro joke lang, especially sa showbiz. Puro joke. Sa YouTube, dami. Oh, ito yun, dami yan. Kaya daming views.
Kasi mga tao, mga malungkot yung tao, nag-aarap ng patawa. So kahit halo-halo ng kabastos ang kalokohan, dapat ang pinaparoon nila, itong preaching natin, di ba? Natutok pa sila. Mga pranking, loko-loko, di ba? Nakita ko ito, inuubuan eh. Sinukubahan. Yung iba doon, feeling ko, ano eh, scripted eh. Yung iba doon, di ba? Kasi paano niya nakuha yung angulo doon. But anyway, kasi gusto nga panoorin yung tao, loko-loko yung tao, alam nila loko-loko yung tao, loko-loko yung lalo sila, nagawin nila. Nagawa sila. Ayun, kumikita sila yun. Kumikita yun. Kumikita po yun. So, sa advertisement, ha? So, okay nga yung kalokohan, ha? Alaman nyo lang na gano'n. Okay, kaya iniisip pa lang nila, mga bata, kalokohan. Kasalanan na yun, okay? Again, nakukita sa King James, ganyan eh. Kasi nabing sin, talaga kasalanan yun sa Diyos, okay? Hindi sa tao lang. Ngayon, sabi dyan yung scorner, is an abomination to men. So again, iniquate yan. Semicolon or colon. And the scorner, so ibig sabihin ito, yun sa mga fool, mga fools at nag-iisip talaga ng kalokohan, yung mga scorner, yung scorner, eh, kalbo. Nang-aasal ko rin nakakasal. Ngayon, dati ganyan ako, inaangin ko. Yan, damahan ako rin kung kanino. Kailangan gumalay ka, ba't mo gusto yung masal sa ibang tao? Diba? Lalo yan kahit yan, kahit nung mga bata kayo. Hindi mo alam, yung mga classmate mo talaga, yung pala yung maiging boss mo. Baka hindi ka tanggapin. Yeah. Sinabi ni Bill Gates, may hapang din naman yun. Ngayon sabi ni Bill Gates. Be, ano sabi niya? Be gentle to nerds. Sabi mo yun. Baka maging boss mo sila. May hapang din eh. Anyway, di, mayaman na talaga yung video. Anyway. Okay, so yan. Justified ba ngayon yung mga joke-joke natin? Hindi na. Ayun, ano ba yung madalas joke ni Pastor? Hindi, wala nang halos joke eh, di ba? Joke mo may aral. Ito yun, parang sarcasm din. Si Jesus, ganun din eh. Ginagamit niya yun eh. Are you a master of Israel? And you know not these things? If I told you earthly things. Mga ganun eh. Hindi sa sandisa niyo lang ako kasi hindi ko din pero ano? Kasi may aral yun. Yun yung maganda. Okay, so pag-isipan niyo yan ako, medyo na ano rin ako dyan. At ngayon, again, kumikita sila dyan. Yung dati, wala nang comedy bar, ngayon meron na. So yun, talagang pinag-isipan nila. At hindi, no? Si Jokoy. So, kita nga. Si Bad dati, maaaraw ito mag-joke eh. Ngayon, nakita niyo si Bad, seryoso na lagi. Pero ako, sa ganda, di ba? Minsan-minsan lang, pwede na umaba na, di ba? Gamitin mo yung, ano mo, sa ministry pa rin, pwede yun eh. Kaya sina Pastor dito, sina Pastor Ray, nagsama sa amin yung isa, kung ano. Nakita ko, masaya sila. So, okay lang din, pero ayusin natin lang. Hindi tayo scorner. Pag sinabi scorner, eh, medyo may masamang ano ko sa inyo ng tao. Ah, kalbo. Eh, wala. Eh, ano magkali? Nakakalbo na. Yan. Nasabihin mo pa, papansin mo pa yung masama sa kanya. Ano saan? Okay. Yung mga bata, may Elisha. Okay, si Elisha. Elisha, yun. No. Pag pupeta ang inano mo, pakay. Alam niyo ba yun kay Elijah? Nabasa ko na yun, diba? Bear? She-bear? Patay ka! Eh, maraming ganyan. Pipiliin mo sa atin na bedroom na. Huwag ka na mamili. Huwag mo nang gawin. Sige. Verse 10, ready, go. If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Okay, so literally medyo ano lang siya, simple lang, pero may laaral dito. Okay, so alam niyo ba yung adversity? Ano yung adversity? Problema. Okay, problema or trouble. Ano yung faint?
Hello, hello. Parang pinanghinaan, may matay. Okay, ano ba yun? Pero ano, pwedeng panghinaan lang. So pag ikaw na yung pinanghinaan, pag may problema, yan problema naman, dumating talaga, tulad yun. Ah, wala na magagawa sa buhay. Wala na, dito, dito na lang ako. Mamamatay ako. Kasi sabi dito, ano daw yung, ano? Thy strength is small. So actually, obvious na yun. Ba't na ba sinasabi? Diba? May aral tayo ngayon. Bakit ang isang bagay na obvious, bakit kailangan mo sabihin? Minsan, di mo kailangan sabihin. Pero minsan, pag mga wise man, ginagawa nila, diba? Marami tayo na nakitang ganyan eh. Ine-emphasize niya, diba? Bakit? Anong appeal niya dito? Ano yung... Nakasahan yun? Gusto lang mang asal? Para pala kasi yung... Para makuha yung attention, para pala kasi yung... Tama. Okay. Yan, yeah, tama, no? So parang lalaki daw, ang lalaki, gusto mo maging matapang, asarin mo. Eh, dog ka naman eh. Kasi may konti siyang ano, pero dog daw ako, eh, yung maging dog, tatapang na lang ako. Totoo yun! Totoo yun! Totoo yun! So, ano yun, no? Eh, lalo yan, ang hirap niyan, di ba? Pag leader ka, alam mo yun. Alam mo, hindi mo kaya mag-isa, kailangan yung isa, duwag ngayon, tumapang yan. Anong gagawin mo? Kaya yung mga gera, ganun yan. Kaya sa amin, ganun din. Pag meron, di ba, may malaking project. Medyo magpe-pep talk yung boss niya. Mahirap talaga ito, pero kaya natin yan. Mga ganun ba? Kaya sa mga... sa gera, ganun yan. Bago maglaban yan. Ano yung sabi ng sundalo? Strength in numbers. Yung nasabi sila eh. Di ba, lahat yung opinion. May ano po, may ano lagi, may misspeed yan eh. Mm-hmm. So, today, we're facing an enemy, ganyan-ganyan. But we will, para si Churchill, conquer, we will never surrender! We will never! Ito yun. Nakakatakot na, katakot sa rin. Nakakadala yun. Moral booster. Moral booster, yan. Yeah. Ganun yun. Kasi patay kong patay, parang is World War II nga. Nung hinayaan natin manalo itong komunista at pasista, ano mayayari sa mundo? Pinisip nila, kung hindi natin bubuhos yung buhay natin ngayon, parang tayo, mga Pilipino. Wala, tapos tayo. So kaya inisip ng mga matapang nating kababayan, tayo dapat, di ba? Eh, di bali ng ano tayo, mapatay tayo ngayon, di naman sigurado mapatay. Imagine mo, sundalo ka. 50-50, sabihin mo gano'n. Lalabang ka ba o hindi? Para sa mga anak mo. Ako mo. Lalabang ka na lang. Patay kong bata. So, punta tayo punta doon. Yeah. Kasi nga, ini-encourage ng Bible, huy, ang hina mo naman. So, mag-iisip ngayon tayo, eh, dapat lumakas ako. Okay? So, ginagano'n niya, ang hina mo naman, may trouble, ang hina ka na. Ang liit lang pala ng pala tayo, ang liit ng ano, liit ng muscle mo kanina. So ngayon, pag ito, kailangan ko pala maging malakas. No? Yun lang yun. Encourage tayo. Ay, basa mo, ready, go. If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain. Sige, tuloy. If thou sayest, behold, we knew it not, that not he that pondereth the heart consider it, and he that keepeth thy soul, doth not know it, and shall not he render to every man according to his works? Ganda, di ba? So, kanina, medyo na tayo. So, may blessing si Val. Di ba, nabasa kasi natin dito noong may 15, di ba? So, oo nga, no? Salamat tayo, salamat sa Diyos. Di tayo masyado infektado. Matibig pa tayo ng gas, matibig tayo ng parking. Di ba? So, pero, paano naman iba? Ano yung isda na lang? Kawawa naman. Kaya sinasabi dito, ano yung forbear? Walang. Pag sinabi yung forbear po, kung sabihin ka, pinigilan mo. Okay, kaya mong gawin pero, hindi na lang.
Okay, pag pinigilan mo raw, hindi ka nagpag-deliver, salba sila, tulungan sila, okay? Malapit na ikamatay. Ano yun? Okay lang ba yun? Hindi, sabi niya, if thou behold, hindi ko alam. That not he, sino yung he dito? Sino yung he that pondered the heart? Sino nag-iisip, sino nakakita ng puso mo? Ang Diyos, di ba? Consider it. Ibig sabihin, sa palagay mo, okay lang sa Diyos yun. Kaya mo siyang tulungan, di mo tinulungan. Hindi okay. Hindi okay. No? And he that keepeth the soul, sino yung keepeth the soul? Sino yung nakapanatili ng ano? Diyos na naman. That he not know it. Alam ng Diyos, kung may mga gawa ka, hindi mo ginawa. Kasi sabi, and shall not he render to every man according to his works? So, alam natin mga ligtas, salamat sa Diyos, ligtas ka na. Ano, rewarding, saan ka? I-reward lang nga niya, kung maganda yung ginawa mo, maganda. Kung hindi, wala. Ang gupit. So ngayon, ano, sabi ko nga sa inyo, sa nila, bakit ako nagpasok? Parang daming blessing, pero siyempre nakatakot din. Hindi ko alam kung mayayari. Ano ba? Laban na, diba? Isang ganun eh. Pwede mong nangyari ito? Eh, pwede nga, pero ano gagawin mo? Forever ka lang, ano, parang hindi, mahango sila. Maliligtas sila, diligtas. Kung hindi, ito, kalbilis ka pala. Yung pala yun, oh, isa yun sa dahilan talaga. Yung pagkakalbilis kami kasi dati. Oo. Oh, umapasok yun sa baptis eh. Pero kung nakita mo maling-mali yung kalbilis, tapos nabiktima ka pa, anong gagawin mo ngayon? Yung sisipag ka na. Ay, kasi ang Diyos daw ay hindi pwede, okay sa kanya, okay sa kanya yun. Alam niya yun eh. So, palagi mo, binigyan ka ng blessing para, okay, naging matalino ka, tapos, stuck mo lang sa utak mo yan, ha? Diyan mo lang yan. Ganun ba yun? May mga bagay siyang pinaunawa sa'yo, na kung malalaman ng mga tagalabas, huwag kapalain sila, yung pa, maliligtas, tapos, hindi, diyan mo lang yan, ha? Ano gusto nyo gawin sa atin, oh, yan, dyan ka lang, ha? So, syempre, hindi, amen? Kaya, nasabi lang dito, kung may magagawa ka, talaga may magagawa ka. Gawin mo na. Para ikaligtas ng ibang tao. So, again, physical and spiritual idea. Amen? Amen. Isa na lang. Dalawa pa to. Sige po, paibasa. Ready, go. My son, eat thou honey, because it is good, and the honeycomb which is sweet to thy taste, so shall the knowledge of wisdom be unto thy soul. When thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off. Okay, so, bilisan na lang natin. Simple lang eh. Tinumpara yung honey sa wisdom. Okay, at ang alam, kung hindi nyo pa alam, honey isa sa mga pinaka masustansyang pagkain. Okay? Kasi sabi dito, hindi yung candy, hindi yung cake. Okay, honey yan. Talagang pili yan. Mahirap kunin yan. Medyo malangit. Kahit ngayon, kakabihan ngayon, pwede yun eh. Kasi sabi dito, piliin mo yan. Yun ang kainin mo. Tapos, so shall the knowledge of wisdom. Kinumpara yung honey sa wisdom. Pag iyan ay kinain mo daw, yan ay may wisdom to thy soul. At pag nakikita mo yan, may reward dyan and the expectations shall be not cut off. Alam nyo na ba yan? Expectations shall not be cut off. Paulit-ulit din yan sa Bible. Ano yung sabihin nun? Expectation. Ano expectation mo? Positive reward. O negative? Reward. Positive. Depende, di ba? Pero siyempre, gusto mo, pag may nagaplano ka, naghihirap ka, gusto mo, positive. At ina-expect mo na yun, kaya ka nagsisipag eh. Diba kahit loko-loko ka, sabihin mo gano'n. Ina-expect mo doon, uy, yayaman ako dahil sa panluloko ko. Yung expectation, maganda, yayaman. Eh, na-cut off ngayon.
Yung sabi dito kasi, wala kang wisdom eh. Mga pinasok mong, ano, sindikato pala, lumamang ka na ilang buwan, tatlong buwan. Huli. Nahuli. Ano yun? Ano kaya sa iyo ngayon? Eh kung nagsipag ka lang na maayos, di mo kailangan mag ganun pera, kung sa mababawi yun, pulong ka pa, hindi tapos ka. Diba? Kaya, be wise. At isa mga gawain ng mga wise people, yun, matino, magpakatino ka. Hindi mo gusto yung masaya ka ng ilang araw, parang yung mga example natin lagi, di ba? Mga networking yung ganyan. Ako, talaga naman, yung mga pagkatapos nun, nagtatago na. Gusto mo ba yun? E kung normal ka lang na tao, kahit sabi mo 10 years, saka ka binagpala, hindi okay na okay. Hindi yung nagmadali ka. Diba? Si Jamie, huwag magmamadali ha. Huwag matali na to, Stephen din. Joshua, huwag kayong ano, huwag yung... Madali mag-asawa. Problema kasi yung sa atin, yung pinagtitiwala sa Diyos. Maraming tayo sa ako na ganyan tayo. Amen? Pray, mga salamat sa yung mga salita na paganda, especially na-apply namin, mag-aaralan, at i-apply ng tama pa ano, we pray ng mga salita, Lord, as we go to the final chapter, so Proverbs, Panginoon, ganoon pa rin yung excitement namin na ito'y painggan at i-apply. Alamin pa, Lord, kung patutuhanan dito, Panginoon. Ibigay po ang mga nabing sa amin. Ibigay po ang mga lati, Lord. Ibigay natin ang bautisa sa natin po ang mga thesis ngayon sa amin. We pray also sa mga hindi masyado affected na susen na kami po ay dapat yung dapat naman namin gawin, ay gawin din namin. Upang yung dahil po ay ang blessing ito tuloy. At yung ibang bagay na pwede mong bawihin sa amin, pwede mong tatapag kayo hindi mong bawihin. So, pwede mong bawihin sa amin, pwede mong bawihin sa amin. Nagkita niyo sa amin. Pwede mong lahat ipang. In Jesus' name we pray. Amen.